Magandang hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Pinatawa ng Ombudsman ang hanggang 6 na buwang preventive suspension si Bamban Tarlac Mayor Alice Go at dalawa pang opisyal. Kasunod ito ng patong-patong na mga reklamong inihain ni Interior Undersecretary Victor Juan Llaman sa Ombudsman. Kaugnayan ng pagkakasangkot ng alkalde sa questionable operasyon ng Pogo sa Bamban. Mga reklamong grave misconduct, serious dishonesty, gross neglect of duty at conduct prejudicial to the best interest of service ang inihain ni Llamas. Dawit din sa reklamo at suspension order ang business permit and licensing officer na si Edwin Ocampo at ang municipal legal officer na si Aden Sugia. Para kay Senator Risa Ontiveros, nararapat lang ang suspension kay Mayor Go. Hindi raw kasi maikakaila ang koneksyon ng alkalde sa illegal na operasyon ng Pogo Company sa Bamban na iniuugnay rin sa human trafficking at serious illegal detention. Wala pang pahayag ang company Mayor Go sa suspension. Sa ibang balita, nakipagpulo ngayong araw kay Pangulong Marcos si Ukraine President Volodymyr Zelensky. Para sa iba pang detalye, nasa linya si Maricel Halili. Maricel, ano ba ang napag-usapan ng dalawang leader? Ruth, pasado alas 8 ng umaga, dumating sa Malacanang si Ukraine President Volodymyr Zelensky. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ng bilateral meeting kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Dito sila nagkasundo na palalakasin pang ugnayan ng Pilipinas at ng Ukraine. Ikinatutuwa ni Zelensky ang partisipasyon ng Pilipinas sa Peace Summit na isa umanong strong signal, sabi ni Zelensky. Bukod dito, ikinatutuwa rin umano ni Zelensky ang nakatakdang pagbubukas ng Ukraine Embassy dito sa Pilipinas ngayong taon. Binigyang diin naman ni Pangulong Marcos na isa rin itong good news para sa Pilipinas. Nais daw kasi ng bansa na makatulong. Sinabi rin ng Pangulo na gusto ng Pilipinas sa tundukan na ang gulo at magkaroon ng political resolution sa Ukraine. Alam daw ni PBBM na nakatuon ang atensyon ni Zelensky sa krisis sa kanilang bansa. Kaya ipinagpapasalamat niya na binigyang oras nito ang pagbisita sa Pilipinas para mapag-usapan ang mga isyu ng dalawang bansa. Sana nga lang daw ay nagkausap sila sa mas magandang sitwasyon. Nito lamang nakaraang linggo ay kapwa nagtungo sina PBBM at Zelensky sa Singapore para sa Shangri-La Dialogue, pero hindi nagkausap ang dalawang heads of state. Mula sa Singapore ay dumiretso na rito sa Pilipinas si Zelensky, suot ang polo shirt na itim at military pants. Ilan din sa mga delegasyon ng Ukraine ang nakasuot ng military uniform nang dumalo sa bilateral meeting. Isa raw itong simbolo na nasa gera pa ang kanilang bansa. Narito ang pahayag ni President Zelensky at ni PBBM. Thank you so much for your big word and clear position about us, about this Russian occupation of our territories, and thank you on your support on the in your nations with your resolutions. Mr. President, I'm happy to hear today from you that you participate our peace steps to the peace. We would very much like to continue to help in any way that the Philippines can through the multilateral, the United Nations. We will continue to peace and to bring an end to the fighting and to come to a political resolution of your country. Ruth, matapos ang bilateral meeting ni President Zelensky at PBBM ay agad na umalis ng Malacanang si President Zelensky at bandang tanghali nga kanina, kinumpirma na ng Presidential Communications Office na nakaalis na ito ng Pilipinas. Ruth? Maricel, meron pa ba silang mga pinag-usapan bukod dyan sa issue ng gera ng Ukraine at Russia? Well, Ruth, kanina sinabi ni President Zelensky na sana ay matulungan tayo o matulungan ng Pilipinas ang Ukraine para makapagpadala ng mga mental health workers sa Ukraine, dahil ang sinasabi nga nitong si President Zelensky, ito yung kailangan daw ng kanilang mga sundalo, lalo't nasa krisis pa rin yung kanilang bansa. At sinabi naman ni President Marcos na handang tumulong ang Pilipinas sa usaping ito. Ruth? Maricel, yung isa pa kasi parang tila, ano ba, parang sinikreto, sa jabang sinikreto, kasi parang kahapon lang ata nag-abiso tungkol dyan sa meeting na yan, ano? Tama ka, Ruth. Kagabi pinagbigay alam ng Malacanang sa atin, sa media, na darating nga dito sa Pilipinas si President Zelensky. Pero kaninang umaga lamang ito opisyal na inanunsyo. So parang ang surprise visit yung nangyari.
probably because of security reasons. Dahil nakita rin naman natin ito sa Singapore nang dumalo si President Zelensky sa Shangri-La Dialogue, parang ginulat na lang niya yung mga dumalo roon na nandun na rin siya para magsalita sa harapan ng mga leaders. At more or less, ganun din yung nangyari dito. Very short notice yung ibinigay sa atin sa pagbisita ni President Zelensky. Maraming salamat, Maricel Halili. Inaakusahan ngayon ng China ng panunutok ng baril sa kanilang Coast Guard ang mga sundalo natin na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nangyari yan sa kasagsagan ng resupply mission dahil inagaw naman daw ng China at itinapon pa sa dagat ang mga pagkain na para sana sa mga Pilipinong sundalo. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawit. Isang bagong video ngayon ang pinapakalat ng China para akusahan ang panunutok ng baril ng mga sundalong Pilipino na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Nangyari umano ang insidente nitong May 19 sa kasagsagan ng airdrop supply mission ng Pilipinas para hatiran ng supply ang mga sundalo. Base sa video na inilabas ng Chinese state broadcaster na CCTV, pinapalabas nitong nanutok raw ng baril ang dalawang armadong sundalo ng Pilipinas na nasa deck ng barko nang lapitan sila ng nagpapatrolyang mga tauhan ng China Coast Guard. Bagamat hindi na pinakita sa video, lumabas din sa ilang ulat na inagaw umano ng China ang hinulog na supply sa barko saka itinapon ang mga pagkain sa dagat. Hinarang din umano ng China Coast Guard ang medical evacuation sa isang sundalong may sakit. Sinusubukan pang kuna ng pahayag ng News 5 ang Philippine Navy, Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ng gobyerno tungkol dito. Pero kung 2016 arbitral ruling ang pagbabasehan, malinaw na illegal ang pagpapatrolya ng China sa Ayungin Shoal na pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ilang beses nang nagbanggaan ang mga barko ng China at Philippine Coast Guard sa bahaging yan ng West Philippine Sea. Pero ayon sa China, malapit na raw silang mapuno. Yan ang babala ng Defense Minister nila sa pagdalo nito sa Security Forum ng 21st Shangri-La Dialogue sa Singapore nitong weekend. Ayon sa opisyal, matagal na raw nagtitimpi ang China sa gitna ng umano'y panghimasok at panghahamon ng ibang bansa sa South China Sea, pero may hangganan daw ito. Walang bansang direktang pinangalanan ng opisyal, pero malinaw na Pilipinas at Amerika ang tinutukoy nito, na pareho ring dumalo sa forum. May umiiral na Mutual Defense Treaty ang Amerika at Pilipinas at isa ito sa mga bansa na sumusuporta sa posisyon natin sa West Philippine Sea. Pero ang pinakainalmahan ng Beijing, ang pagde-deploy ng Amerika ng ballistic missile system sa joint exercise ng Pilipinas nitong Abril. Babala ng Chinese official, pinapalala lang ng mga ganitong aktibidad ang tensyon sa rehiyon. Malapit din sa Taiwan ang Pilipinas na suportado rin ng Amerika. Isa rin ito sa rason kaya mainit tayo sa China. Gitnaman ni Pangulong Bongbong Marcos, kung lumala pa ang tensyon, dito natatawagin ng Pilipinas ang mga kaalyado nitong bansa gaya ng Amerika. Tiniyak naman ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin ang suporta ng Amerika sa Pilipinas. Pinuri rin nito ang paninindigan ng Pilipinas sa posisyon nito sa West Philippine Sea. The harassment that the Philippines has faced is dangerous, pure and simple. And we all share an interest in ensuring that the South China Sea remains open and free. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Manipis na naman ang reserbang kuryente sa Luzon. Sinailalim na naman sa yellow alert ang Luzon grid na tatagal hanggang alas 4 ng hapon. Mauulit yan mamayang 6 p.m. hanggang 10 p.m. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, ilang planta ang nananatiling bagsak o tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Nitong Sabado, umabot sa 2 milyong customer ng Meralco ang nawala ng kuryente dahil sa kakulangan sa supply. Mawawala naman ng tubig ang ilang customer ng Manila Water dahil sa maintenance activities. Magsisimula ito alas 10 mamayang gabi hanggang alas 4 ng umaga sa Quezon City, Marikina at Pasig. Ipatutupad din ito sa Antipolo Rizal. Mawawalan ulit ng tubig sa Antipolo at Pasig Miyerkules ng gabi. Abiso naman sa mga motorista, magpapatupad ng oil price adjustment ang mga kumpanya ng langis bukas. 60 centavos ang magiging dagdag presyo sa kada litro ng diesel habang 80 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Magkakaroon naman ng 90 centavos na bawas presyo sa kada litro ng gasolina. Una nang sinabi ng Department of Energy na ang magkaibang galaw ng presyo ng petrolyo ngayong Linggo ay dahil pa rin sa limitadong produksyon
ng oil-producing countries. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Apat ang patay at pitong iba pa ang sugatan sa karambola ng tatlong sasakyan sa Tiaong, Quezon. Batay sa investigasyon, papuntang Bicol ang isang van nang mag-overtake sa sinusundang SUV sa Maharlika Highway Linggo ng madaling araw. Siyempo namang may paparating na bus kaya sumalpok dito ang van hanggang sa nadamay na rin ang SUV. Nahaharap sa patong-patong na reklamo ang driver ng van. Nakatakas ang 8 preso mula sa custodial facility ng San Jose del Monte sa Bulacan. Balikulungan na ang 4 sa kanila habang patuloy ang manhunt para sa iba pa. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Aakalain mong ordinaryo lang mga grupo ng mga lalaking ito na nasa pool ng CCTV ng Barangay Poblacion 1 sa San Jose del Monte, Bulacan, alas 3 na madaling araw kahapon. Pero ang grupong yan, mga nakatakas na persons deprived of liberty, OPDL pala, mula sa custodial facility ng San Jose del Monte Police Station. Makikitang humiwalay sa grupo ang dalawa sa mga PDL habang tumakbo na papalayo ang 4 pa sa kanila. Ilang minuto lang matapos masapul ang unang grupo. Dalawa pang nakatakas na PDL ang nakunan sa CCTV habang kumakaripas. Ang isa sa kanila nakayapak lang sa iba pang anggulo ng CCTV. Makikita ang 4 na PDL na sumakay ng tricycle. Nakunan naman ng CCTV ang dalawang PDL na pumara ng bus at nagmamadaling sumakay. Ang dalawa naman ay nakita ring naglalakad sa San Ignacio Street at pumara ng jeep pero hindi ito hinintuan. Ayon sa pulisya, ang 8 PDL ay nakakulong sa Celda 4 ng nasabing police station. Nagising po yung isang preso natin na kasama doon sa Celda 4. Pinagbigay alam agad doon sa duty na may nakatakas. Nakatakas po ang mga preso sa pamamagitan ng pagsira doon sa bakal na harang ng bintana sa may comfort room. Yun po ay kanilang nilagari po. 5 bakal ang nilagari ng mga PDL para pumuga. Nakuha rin ang ginamit nilang panglagari na may habang 4 na pulgada. Iniimbestigahan pa raw ng mga pulis kung paano naipuslit ang panglagari sa kulungan. Agad na nagkasa ng manhunt operation ng mga pulis matapos madiskubre ang pagtakas. Naaresto ang 4 sa magkakahiwalay na lugar. Based dun sa mga information na nakuha natin sa mga operatives is yung iba nakuha dun sa nearest residence nila. Yung iba naman mismo dun sa bahay nila. Patuloy pang pinaghahanap ang 4 pang nakatakas. Kinilala silang sina Aaron Capa, Richard Torinos, Jose Albert Rojas at Jeffrey Santos. Pawang may kasong may kinalaman sa illegal na droga ang 4 pang nakatakas. Tinakpan ng plywood at sinemento ang bitana kung saan lumusot ang mga PDL. Panawagan naman ng mga pulisya sa mga kaanak ng mga tumakas. Pag meron silang informasyon, magipag-coordinate sila sa atin, sa mga kapulisan para either i-surrender na lang po nila yung mga nakatakas na kamag-anak nila. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Patay sa Pomaril ang isang graduating student sa Basilan. Sa Cavite naman, nasawi ang isang babae matapos saksakin ng dati nilang houseboy. Nasa frontline ang mga balitang yan, Simon Gualvez. Sa kuwang ito ng CCTV sa tipo-tipo sa Basilan, makikita ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo. Bigla silang huminto sa pagdating sa kanto. Sa kaharap-harapang pinagbabaril ng isa sa kanila, ang isa pang lalaking nakaupo sa motorsiklo. Agad umangkas ulit sa motor ang gunman sa kahumarurot palayo. Patay ang biktimang si Fadzari Ismail, 19 na taong gulang na graduating student. Nangyari ang Pomaril sa parking lot ng isang gymnasium. Pinaghahanap na ang riding in tandem na nagtumba kay Ismail. Inaalam na rin ang motibo sa krimen. Sa Indang naman sa Cavite, patay ang isang call center agent matapos pagsasaksakin ng dati nilang houseboy. Nagkalat pa ang dugo sa bahay ng biktima sa barangay kay Tambog nang abutan ng mga otoridad. Kinilala ang biktimang si Mayan Aves, 32 anyos.
Nagtamo ng mga saksak sa likod si Aves pero nagawa pa rin itong makahingi ng tulong sa pinsan at masabi kung sinong salarin. Isang Romnick Carbel alias Asyong, 24 anyos ang itinuturong salarin sa krimen. Ayon sa mga kaanak ng biktima, may gusto raw ang sospek kay Aves at ilang ulit na raw nitong pinagnasahan ng biktima. Ito rin ang dahilan kaya pinaalis nila sa bahay ang sospek at ang kalibin itong kasambahay din doon. Itong sospek natin ay may gusto doon sa babae. So nakikita naming motibo, obsessed siya doon sa biktima natin. Nagkasana ng manhunt operation ng Indang Police para matuntun si Carbel. Posibleng maharap sa kasong murder ang sospek o di kaya rape with homicide kung mapatunayang ginahasa rin ito ang biktima. Patay din ang isang construction worker matapos barilin sa tapat ng isang fast food chain sa Lucena City sa Quezon. Nakatayo lang sa tapat ng ginagawang kainan ng biktimang si Raymark Molina, 18 anyos, nang lapitan ng hindi pa nakikilalang sospek. Dito na raw pinaputukan ng sospek si Molina sa likod ng ulo na agad niyang ikinamatay. Nahulog pa nga ang biktima sa isang hukay na may tubig. Patuloy pang investigasyon tungkol sa motibo at pagkakakilanlan ng gunman. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Ipinagbawal ng Department of Agriculture ang pag-angkat ng mga baka mula United Kingdom kasunod ng mga naitalang kaso ng mad cow disease sa Scotland. Ayon sa DA, ang mad cow disease ay isang sakit na nagdudulot ng fatal nerve damage sa baka. At kung makakain ng kontaminadong baka, pwede daw itong magdulot ng sari-saring komplikasyon sa tao, lalo na sa pag-iisip at pwedeng mauwi sa pagkamatay. Nadagdagan pa ang mga boksingerong ipadadala ng bansa sa Paris Olympics sa susunod na buwan. Balik Summer Games ang Tokyo silver medalist na si Carlo Paala matapos magwagi sa 57-kilogram class ng Olympic qualifier sa Thailand. Pinataob niya ang pambato ng India via unanimous decision. Pasok din sa Olympics si Herji Bakyadan matapos talunin ang kalaban sa Venezuela sa women's 75-kilogram division. Nanalo si Bakyadan via unanimous decision din. 5 Pinoy boxers na ang lalaban sa Paris Games. Kasama dyan, sina Yumir Marshall, Nesty Petesho at Ira Villegas. Good news para sa ARMY, maglalabas ng bagong single ang BTS star na si Jungkook. Ilalabas ang kantang Never Let Go sa June 7. Ayon sa management ni Jungkook, iniinganyo ng kanta ang fans na huwag pabayaan ang isa't isa. Ito ang magiging unang solo release ni Jungkook mula nang ilabas ang kanyang solo debut album na Golden nitong 2023. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Lalaki sa Cebu, tinaga ang kapatid dahil hindi siya binigyan ng ulam. Department of Education nagpaliwanag kung bakit halos lahat ng gumagraduate ay with honors, hindi gaya noon na may top 10. Sa Frontline News Abroad, 5,000 hektarya sa California sa Amerika, tinutupok ng wildfire. Yan ang mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.